Hi everyone, this is Teacher Hazetee and good morning Tagumpay National High School. Again, thank you for inviting me to render a talk. And this time we'll be dealing with OBS. So the basics of OBS as a tool for screen recording and live streaming for you teachers to deliver your content not only to students but to parents as well and to be used for your other school events. So thank you again for letting me be a part of your mid-year in-service training. So without further ado, let me head you over to our agenda for today. So this morning, we'll be having the basics of OBS. So we'll be studying about scenes, display capture, video capture, filter, or chroma key. We'll also have audio input, audio output, recording, shortcut icon of OBS that can be found in the tray. Studio mode, if you will be needing multiple scenes, how to remux recordings, changing video resolutions when toggling between recording and live streaming, and live streaming proper. So these are all things that I think you need to know about OBS. So before we delve into the first agenda, let's ask ourselves first, what is OBS? So, well, it's just loading. Ayan. So, we can see now, OBS is Open Broadcaster Software. It has this logo that you see right here. Open Broadcaster Software is a free and open source cross-platform streaming and recording program built with Qt and maintained by the OBS project. As of 2016, the software is now referred to as OBS Studio. There are versions of OBS, ayan, available for Windows, Mac OS, and Linux distributions. So, okay, because the first step that you have to do is to download the software muna. Okay? Download the software and then install it to your device. So, I am confident that most of you, if not all, ha, know already how to install software on their devices. So the site can't be reached. I don't know why. So maybe it's just with my internet connection. So right now, I cannot open the OBS website on my browser. And I'm not so sure why it can't be reached right now. So maybe the website of OBS is down at the moment. So now we'll skip the step, yung installing the OBS software to your device, because clearly I cannot show that step to you as the website is down. So yun, I'm just gonna share the link from where you can download the OBS software. So yeah, let's move on to save time. So I'll be putting here the link download. Assuming that we're done with the first step, downloading and installing, maybe Ma'am Michelle can help you on that, on how to download and install OBS on your device. And you have to make sure also that the software you're downloading is compatible to your device, because there have been a number of versions released already by OBS. So you have to check first whether that suits your device specifications before installing it. Okay. Moving on, So assuming that we already installed the program, let's now discuss what are scenes. So I'm going to open the OBS window. So now I'm going to create another scene so that I can show you how to create a scene from scratch. Okay? So maybe we can name the scene Tagumpay National High School. When you start off with OBS, this is actually blank, okay? Wala kang makikita. It's like this one, itong black, okay? So, what I'm going to show you is how to set up a blank screen like this one into something like this, itong nasa right, and something like this, yan, with the display capture. So, first things first, ayan, we added a scene, okay? So, scene, ang tawag dito sa mga to. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, ayan. You can add as many scenes as you want, okay? But for a beginner, I'm not recommending that you add a lot of scenes, because that would cause you trouble, and parang feeling ko ano, if you're a beginner, it's nice that you start off with siguro a scene or two would be enough, okay? So moving on, ayan, start tayo dito sa blank scene, kasi ito lang talaga yung makikita mo once you start OBS.
maybe you'll feel surprised, o bakit black siya? Bakit ang sabi screen recording software, pero bakit itim? Okay, so how are you going to put now your display capture? Paano makakapture yung nakikita sa screen? Okay, so first things first, we have sources. Okay, so yung pala nakalimutan ko. At dito, after scenes, we go to sources. Yan. So we have sources now. So it says here, you don't have any sources. Click the plus button below. Right click here to add one. Okay, so you can right click. Ayan, add. And then you're going to choose now the scene, add the source. You're now going to choose the source. Or you may add using the plus button here. So, add ka dito. Ayan. So, now, we can choose from a lot of sources. Okay, there is audio input capture, audio output capture, browser, color source, display capture, game capture, image, image slideshow, Intel, RealSense, camera, green screen, media source, scene, text, VLC video source, video capture device, window capture. So I'm not gonna discuss this one by one, okay? I'm just gonna share a link where you can read kung ano tong mga to, okay? Ayan. But for today, we'll be having display capture, video capture, ayan, audio input and audio output. Kasi yun lang yung importante muna na matutunan nyo because we'll be having basics only. Okay? We'll be adding audio output capture, of course. You need to have a desktop audio capture. So for this one, let's add desktop audio. Okay? So add na tayo ng existing. So I have two, desktop audio 1 and desktop audio 2. So, piliin natin yung first one, desktop audio. If you don't have an existing one yet, dahil nga beginners pa lang kayo, you can create new. Okay? So, let's add desktop audio. Ayan. So, it's already added then. So, again, let's reserve this later. Paano nyo to machi-check or paano nyo siya makikita. Okay? Moving on, we will add another source. Ayan. So, we add display capture. Okay? So, display capture lang, you need nyo munang matutunan because it captures everything. Okay? Unlike yung browser, okay? It only captures the active internet browser that's open at the moment. Ito namang game capture, if there's a game application open as you do your recording. This is for gamers. Ayan yung mga gamers natin na nagla-live stream. We also have image. Ayan, image slideshow. Meron ding media source. And VLC video source. If you're familiar with VLC media player, ayan. So maybe you can explore the other stuff on your own. But today, we'll be dealing with display capture. So sa display capture, this is where maa-add kung ano yung nakakita natin sa screen natin, okay? As of the moment. So now, let's create a new one. Ayan, display capture, tagumpay. Ayan, so that we can distinguish it with all the other sources. Ayan, so add na natin. Don't forget to check tong box na to, tong checkbox to make the source visible. So, okay. Ayan. So, now, a pop-up window will appear. Ayan. And then, you'll be prompted to choose the display size. Pero ito, sinet ko na kasi kanina na 1920 by 1080. Okay? And then, you'll also be prompted to choose whether to capture the cursor or not. Okay? And then, click okay. So, yun na siya. Okay? So, we can now see na may display capture na siya. Okay? So, ito yung kanina natin. Don't get confused because itong nasa program natin, ito yung default. Okay? Default, ayan. So, ito, may capture na camera. Yung kanina, yung sineset natin sa Tagumpay National High School, wala pa yung mukha ko dun. Okay? Yon. I feel like I have a lot of things to explain to you because, you know, I don't have a solid structure on how to do this talk, honestly, because I just learned OBS on my own. Nag-self-study lang talaga ako and watching YouTube videos, ayan, and reading a lot of stuff sa help center nila, ganyan.
So yon. Kaya medyo parang pa-jump-jump yung ideas ko and so on. Pero hindi na ako mag-explain, okay? I don't have to explain myself. Ayan. So move on na tayo. The first time I set up OBS, hindi siya ganito ka-smooth, okay? Ang tagal bago ko naayos yung display capture. What I did, I visited the website and then syempre sa help center, sa mga forums, ganyan, mga OBS users. And I found out na merong isiset, may mga kailangan kang itweak na setting sa mismong laptop mo. Like, may setting sa video card. Sa video card and then sa control panel, may mga ginalawa ko dyan. Nakalimutan ko na lang din yung mga sinetup ko na yun kasi that was back in March pa. Okay? But that time, nung first time ako nag-add ng display capture, wala talaga to. It's blank. So, yun nga, something was wrong and I had to do something about it kasi kailangan ko talaga siyang matutunan. Merong lang setting sa video card that you have to set, itweak para lumabas tong display capture. It took me 2 days para maayos ko. Talagang I almost lost hope. So anyway, yon. Kasi lang, I am worried na baka sabihin nyo hindi gumana just because may ganun ngang problem. And it's good that I experienced it myself para if other people have the same problem, ayan. Okay? So, let's move on now to video capture. So, paano magkakaroon ng video like this? Okay? Video like this one dito sa baba. So, punta na tayo ulit dito sa sources. Okay? So, ang technique lang kasi sa OBS, you have to know how to play with sources. Okay? So, add ka ulit. And then, video capture device. Okay? So, you have to click that video capture device and then create new or add existing. Ako, may existing na ako. Okay, I named it SJCam kasi SJCam yung name ng camera ko. But yeah, halimbawa, may iba kang video capture device. Okay, so I'll be adding yung default webcam. Okay, default webcam. For those who are curious, my laptop is Dell Inspiron 15 5000 series. Ang video card niya Radeon. Okay? Sa iba, ang video card yung Nvidia. Okay? So, it's a thing that you should know about video cards also. So, ayan. Yung demo one, yung sinasabi ko na video, SJCam ko. So, we'll be adding yung integrated webcam. Yung default webcam ng laptop. Ayan. So, ito na yung itsura ko ng likod ko talaga. Okay? Ano yung nangyayari talaga sa likod? So, I have here a DIY green screen. I actually bought this, tela. Tong Gina lang to, Gina cloth. I bought this at... No, my brother bought it for me. So, ayan. So, shoutout sa kapatid ko. Ayan. He bought this at Taytay. Parang 6 na yarda to eh. So, mahaba siya. 6 yards. Ngayon, paano ko ba i-explain? This is actually a DIY green screen because tela lang yung in-invest ko and we have an extra, curtain rod sa bahay. So, yung curtain rod, in-install ko lang siya. Sinabit ko sa bintana. Sa butas, doon sa mismong bintana, nakasabit siya. Tapos dito sa dresser ko, sa drawer ko, hindi ko na lang siya mapakita talaga ngayon kasi ang dami kong kalat. And good thing na may green screen tayo so you don't see what's behind. Maybe you're curious what's behind. Kama siya actually. Kama namin. So ngayon, yun nga, sinandal ko sa dresser, parang pinatong ko siya para hindi siya malaglag. So, yon. Maybe you can do it at home also. Curtain rod lang and tela. Pero, you have to make sure na hindi siya tutumba or hindi rin siya hahanginin. Kasi kanina, hinangin siya ng electric fan ko. So, what I did, may binder clip ako. Ayun siya. Okay? So, yon. Related naman to, itong diniscuss ko sa green screen kasi... Eto siya, yun yung sinasabi ko na chroma key. But we'll discuss about that later. So ngayon, focus tayo muna sa video capture. So ayan.
So you're seeing now na meron pa nga akong isang webcam. So that's the integrated webcam. So you can also configure, baka may settings pa dyan na pwede mong i-adjust. Ayan, brightness, contrast, hue, saturation, sharpness, gamma, white balance, backlight, comp, position siguro yan, gain. Okay? Gain, I think, is related to sounds. Okay? The higher the gain, the louder the sound is. Camera control, ayan. Exposure lang ang pwedeng galawan because the other ones are grayed out already. So, kung may alam ng konti sa photography, you can get by. And, yon, may common sense ka na ng konti dito sa mga settings na yan. So, click OK. Wala na muna akong gagalawin. Ayan. Takot rin akong mga likot minsan pag hindi ako familiar. So, yon. That's integrated webcam. Ayan, resolution, device default, or pwede kang mag-custom. Wala na rin muna akong gagalawin. But I'm just showing it to you right now. Yung resolution, hindi mo pwedeng galawin because ito na yung bigay ni Dell. Eh. Okay? Yan na yon. And then, color space, color range, buffering. Ayan. So, may help text naman siya. So, wala na muna akong gagalawin. Ayan. You will also be prompted if you're going to capture the audio nitong webcam. So, di ba katabi ng webcam natin, normally may microphone. So, yun. Nakaka-detect din siya ng sound. So, hindi ko na siya i-check because I already have my microphone dito. Kasi kapag nagdoble po yung audio input, parang mag-e-echo siya. Okay? So, you have to make sure na there's only one active audio input. Okay? So, that's very important. So, okay na yan. There you have it. So, now we added yung ating video capture device. Okay? So, pag nag-add ka ng video output, ng video capture device or ng any scene, minsan, hindi siya naka-full screen. So, you have to adjust it. Okay? So, I'll be teaching you tricks on how to adjust. So, pwede kang mag-adjust na by dragging the corners. Ayan. And then, placing it to where you want. Okay? What's nice about OBS is, nag-o-auto-snap naman siya. Meaning, pag malapit na siya dun sa corner, parang feeling mo na dumidikit siya, parang nagmamagnet siya, gano'n. Nag-o-auto-snap. Yan. Tapos, ano pa bang trick tuturo ko? For example, you want to crop something out of your scene, di ba? Dito sa video capture. So, adjust natin tong screen ko. Yan. Hindi pa rin, di ba? So, gusto mong i-crop yung taas, you can just hold alt, and tsaka mo siya i-drag. Yun. So, naka-crop na yung scene. Ulit, dito naman sa kabila, alt, tapos drag. Okay? So, you can see now na nag-change yung color nung side niya from red to green, meaning crop na yung part na yon. So, ayoko nang kita yung microphone. So, alt, and then crop. Ba. And then, may tupi pa dito. So, ayoko makita siya. So, alt and crop. Gusto ko ibalik, alt and crop. Okay? Alt and drag pala. Alt crop ako ng alt crop. So, gusto mong i-distort ng konti. Ano? Pero, I'm not recommending this. Pero, ipapakita ko lang din kung kailangan nyo. Okay? So, shift and drag. Ayan. So, you can expand. Or kung gusto nyong pumayat, ganyan. Compress natin, ganun. Pero I'm not recommending this, ano. Hindi ako fan nung ganun na distorted. So, balik natin siya sa dati. Yan. Kasi normally, pwede mo naman siyang i-ganun eh. I-adjust siya. Yan. Pag lang kailangan mo sigurong feeling mo ang payat mo today, i-expand mo ng konti siguro. Ayun. And if medyo bloated tayo like me, so, yan. Pwede natin i-compress. Now, add na natin siya dun sa corner kung saan mo siya gustong mag-appear. So, dito naman ako sa kabila. Now, dito na tayo sa filter or chroma key. Paano siya magiging ganito?
na walang background. Okay, so that's chroma key. So, pakita ko sa inyo, wala nang i-add dito, doon na mismo sa video capture device. So, right-click nyo lang yon and then you'll see filters. Okay? Again, right-click, and then filters. So, dyan sa filters, you'll see, ayan, tong effect filters. Okay, wait lang. Exit ko muna to, then mag-transition na tayo. So, pakita ko lang saglit yung transition para ang makita na natin, off ko muna tong kabilang screen ko. Yan. Para mag-focus na tayo dun sa ina-add natin. Okay? So now, we have here na nga yung video capture device. Okay? So paano mangyayari yung gaya dun sa unang screen natin kanina na walang background? Dito pala ako dapat tumingin. Okay? Walang background. So yon. Right-click yung video capture device. Ito na yung default webcam natin, ano? Default webcam. So, ito siya ngayon. Yan yung name ng video capture device natin. Right-click mo yon, or pwede mong i-click dito mismo and then right-click din. Okay? Ulit. Right-click sa video capture device and then you'll see a lot of options. Pwede ka pala mag-transform. Ayan, tapos fit to screen. Para fit na kagad siya. Okay? So, fit to screen ko muna para kitang-kita niyo yung effect. Okay, nang pagtanggal natin itong green na tela na to. So, now, balik tayo, right click and then filters. Okay? Filters, and then, dito tayo sa effect filters. Add ka dito, and then, click chroma key. Okay? So, chroma key, and then, please specify the name of the filter, chroma key, okay. Ayan na siya. Okay. Actually, you can set the color nung madedetect ni OBS kung ano yung color na tatanggalin niya from the scene. Okay? So, pwedeng green, blue, magenta, custom. So, wala na rin akong gagawin dito sa ano, gagalawin dito sa settings. Pero, I think you have to adjust lang yung opacity. No? Kailangan 100 siya. Smoothness. Kasi pag dulong-dulo naman siya, may noise. Diba? Ang pangit naman tingnan yung stream kung may ganyan. So, this, the success of chroma key depends on the quality then of your camera. Kaya tingnan nyo, iba yung quality nung camera ko na default. Iba yung action cam ko, yung SJ cam. Kaya dito, may konting noise siya and it's noticeable. But for beginners, walang problema kung may noise. Hindi naman tayo nag-aim for sobrang high quality na pang-gamer. We're teaching. Ang main, ano lang natin, ang main goal lang natin is to deliver content para maturuan lang natin ng better, much better yung students than the normal, than the usual PowerPoint and Canva, diba? So ito, OBS helps you parang level up your teaching game. Lalo na dun sa mga nag-online classes, di ba? So, yon. Close na natin yan. So, you can just tweak the settings based on how you want it. Ayan, close na natin. Ayun na siya, di ba? Wala na akong background, as you see. So, nakapatong na ako sa display capture. But, as you see, ayan, noticeable pa rin tong tupi na to. So, saan ba siya galing? Dito. Nakatupi yung aking green na tela. So, gawin natin yung trick kanina, alt and then drag. So, wala na siya. And then, drag natin dito. Tapos, i-press nyo na yung mukha nyo kung saan nyo gustong umappear. Yan. So, yon. Yun lang naman yung kailangan nyo muna matutunan sa pag-add ng chroma key. Nag-add tayo ng audio input dito. Okay, so ito na siya. Nade-detect na siya ng laptop ko. Okay, so ito na siya. So ito na ngayon yung nade-detect na audio. So check natin kung yung mic ko. So hindi yung mic ko yung nade-detect niya right now. Okay? Yung mic nitong laptop ko.
So how do we change that? So dito, yung gear icon, right-click nyo yun, and then properties, tapos itong microphone, Realtek audio. Ayan, and then okay. So testing natin, ayan na siya. So pinipitik-pitik ko ngayon, ito na yung nade-detect na. Not the default microphone itong laptop. Okay? So ayun, dalawa yung audio input natin. May microphone na rin palang added dito. So I'm just gonna remove yung audio input capture. Remove na natin to. Para hindi na tayo magkamali. Audio input. Kasi mag-e-echo siya. Okay. Remove that and we already have our microphone here. So nade-detect naman na siya ni OBS for this scene na Tagumpay National High School scene. So ngayon, nag-add naman tayo ng desktop audio kanina. So let's try kung madedetect siya. Ayan. So ngayon, inon ko na yung desktop audio but hindi pa siya umaandar. Let's play something para makita nyo na umaandar yung desktop audio. So I'm just gonna open this recording. Wait natin. Hi everyone, this is Teacher Hazetee and good morning to Tagumpay National High School. Again, thank you for inviting me to render a talk. And this time, we'll be dealing with OBS. So, the basics of... Stop muna natin. Okay? Stop muna natin because you have to toggle very quick. Okay? You have to make sure na kapag naka-on yung desktop audio, pag naka-on yung desktop audio, kailangan off yung microphone. Okay? Kapag naka-on yung desktop audio, kasi may ipi-play ka eh. Okay? You have to make sure na yung lalabas na audio from your laptop, hindi siya madedetect nitong microphone. So, i-off mo yung microphone. It's either i-off mo yung microphone or i-off mo yung speaker for that matter. Kasi yung lalabas na sound galing sa speaker, madedetect siya ni microphone, madodoble, mag-e-echo. Okay, tingnan natin if what I'm saying is true. I-on natin yung desktop audio and then naka-on yung microphone. Ipi-play ko ngayon to. Adjust natin ng konti para makita nyo. Desktop audio. I-play ko ngayon to. OBS as a tool for screen recording and live streaming for you teachers to deliver your content not only to students but to parents as well. And para siyang may echo kasi dalawa. So ngayon, para isa lang yung audio source na marinig during the recording, i-off mo ngayon tong si Mike. And to be used for your other school events. So, thank you again for letting me be a part of your mid-year insert. So, ayun siya. Intentionally talaga, hindi ako nagsalita. Dahil pag nagsalita ako, wala rin kayo maririnig. Okay, so, yan. So, now we're done with audio output. Now, let's head to recording. Ayan, so matatapos na tayo. So, basically, ganun lang yun. Stop recording and start. Okay? Tapos, may prompt ka na makikita na nagre-record na kapag may ganito siya. Yung may red dito. Tapos, ayan, I've been recording already for 13. Ayan, for 17 seconds. Tapos, you can also see yung CPU usage kung if the recording takes up too much of your system processes. Okay, so para ma-monitor natin kung malakas ba yung kain ng OBS sa processes ng laptop mo, you have to monitor that dito sa, kalimutan ko yung tawag dito, task manager. So, ayan, you can now see na ang CPU, ano natin, ayan, so medyo mataas ang kain ng browser. Ayan, so sa memory at sa disk space, ayan. So, sa memory, ayan, ang OBS din malakas, pero ang kailangan yung bantayan itong disk space. Pag ito ang tumaas, babagal na lang babagal talaga yung process nyo. So, ayan, right now, ang baba lang ng disk space natin, naglalaro lang sa 6. Hanggang kanina may nakita ko 27. Ayan, 5. So, hindi siya ganun kataas. Okay? Ayan. I'm also teaching you itong shortcut na to. Ayan, may pause recording tayo. So, pause natin. So, kanina, may yung pause, nagpapalit siya ng
icon. So from red, magiging yellow siya na dalawang bars na ganito. So syempre, hindi nyo na yun nakita kasi OBS rin yung pang-record ko nitong tutorial na to. Ano pa? Pag nag-stop recording ka, ayan. So are you sure you want to stop recording? Yes. Okay? Ayan, you can also stop and start recording. So ayan, if you're recording a lesson, so nandito na yung lesson mo. Ayan, dito na kung wari yung lesson. Ayan. Mag-a-add ka ng source dito. And then, window capture. Ngayon, ang ide-detect niyang window, ang kailangan na ma-detect niyang window ay yung PowerPoint slideshow. Yon. So, balik tayo. Paano ka magre-record? So, ayan. Pag tinago ko na siya dito, alam ko na na ito yung screen na makikita niya. And then, itatago ko to dito. Tapos, stop, start recording. And then, pag i-edit ko na yung recording sa Movie Maker or sa kahit anong video editing software na ginagamit ko, ayun na siya. Pwede ko na lang siyang i-trim yung part na ayoko or yung part na kita tong OBS window na to. Okay? If ayaw nyo ng ganyan, pwede nyo siyang i-minimize. Meron naman dito sa system tray. Ang tawag po dito ay system tray. Okay? Ito, taskbar. Okay? So, ito, sa system tray, merong icon dyan si OBS. Stop recording. Tapos, lilitaw pa rin itong window na are you sure to want to stop recording? Okay, yan. Tapos, pag magsa-start recording ka, ganun din yon. You can just click po, start recording. Okay? A few moments later. So, now, we'll be discussing studio mode. So, paano ba yung studio mode and how does it work? So, yung studio mode allows you to create transitions from the preview screen to the program screen. Yung preview, dito natin siya isiset. Okay? Unlike kanina, kapag hindi siya studio mode, ito na yung preview screen, ito na rin yung program screen. Pag nag-record ako, ito na rin yung makikita. Okay? So, balik tayo. Studio mode. So, kailangan dito na set mo na siya ng mabuti dahil kung anong i-record mo, ito yung ang makikita tong nasa program. Okay? So, you have to be careful that you select the proper scene before you create your recording. Baka salita ka na ng salita. Okay? Yung program screen pala, iba yung nakashow. Ang tekniko lang dito kasi hindi pa rin ako expert dito sa transitions and sa studio mode. Ang ginagawa ko lang dyan, pipiliin ko yung yung dalawang screens na gusto kong i-toggle. Okay? Hindi ako naglalaro ng tatlong screen kasi nahihirapan pa ako. And yon. So, ayan. Default lang tayo ngayon tsaka tong tagumpay. Okay? Yan lang yung pipiliin ko. So, ngayon, may transitions dito. You can choose whether remove, fade to black, cut, or fade. Ang pinili ko, fade. Okay? So, pwede mo siyang i-ganyan. Anong tawag dito? I-slide. May slider dito. So, pwede nyo po siyang i-slide like that. Para nakikita natin sa TV yung biglang yung eksena iba na. Diba? So, yon. Slide natin siya. There you have it. So, yon. Pero pwede mo rin pindutin po itong transition button. So you can also click on that. Yeah. Very quick lang siya. Wala yung pa-drama effect na kasi yung slider may abang effect eh. Mabagal siya. Yan. You can control how slow or fast it is. You can also set yung duration. Ako hindi ko pa ito na-explore. So maybe we can do it now. So, kanina, 350 yun. At 300. So, 500. Tingnan natin kung mabagal o bibilis. Medyo mabagal na siya. No? 1,000. Mabagal na talaga niya. Okay? Kung 50. Yun. Parang ano lang. Nag-blink ka lang. Blink of an eye. Okay. So, yun pala siya. Ang saya, no? 2,000. So, sobrang bagal na siguro nito. Yun, di ba? May pa-transition ito eh. Anyway, balik nga tayo sa 300. Pero para maganda nga yung 1,000. Sige, 1,000.
So, ayan. So, marunong na tayong mag-transition. So, I found out work around kanina, we can do transitions na hindi nag-click dito. Kasi, paano pag nasa labas ka na, paano ka magta-transition? Eh, hindi mo na siya matitindot. So, pwede kang pumunta sa settings. Just head to the settings. And then, hotkeys. Para hindi na kayo balik ng balik sa OBS screen. Para lang may i-turn on and off, may tanggalin or what. So, yon. So, kayo po ang bahala mag-customize nito. Okay? So, it's up to you. Hanapin na natin ngayon yung transition. Ayan, ito. Quick transition. So, sa transition, okay. So, halimbawa, bakante siya. Pwedeng control Q. Quick. Tapos, yung transition, yung mabagal, yung 1,000 natin kanina, control T. Yeah. So, now, exit natin to and pupunta ako ngayon sa desktop ko. Okay, minimize natin. Minimize natin lahat to. Then, let's see if it works. Control T. Balik tayo sa OBS to check. Ayan, so nag-transition siya. Diba? Within OBS itself, control T. Yon, di ba? Saya-saya niya gamitin. If only you will familiarize yourself how to use the options and controls. Yan. A few minutes later. Settings tayo. Ayan, settings. Nag-load lang siya. And then, dito sa video. Sa video, ayan, video output is currently active. Please turn off any outputs to change video setting. So, dahil nag-record ako ngayon at dahil may audio output ayon is active, hindi siya matutweak. Pero dito, yung base canvas, pwede niyong galawin. Okay? Pwede sa average lang. Huwag naman yung pinaka-lowest na resolution kasi pag lowest resolution, sobrang labo naman nun. Baka hindi na kayo makita. Baka yung lesson nyo, hindi na mabasa. Okay? Tapos, yung output, ganun din. Yung scaled resolution. So, you can select one that's average. So, you can, anong tawag doon? Trial and error. Okay? Test nyo muna and then kung happy kayo sa resolution doon sa output na video, then you can move on. Pero kung hindi ka masaya, yon. Find a setting that suits you. So, now, let's go to live streaming. Ayan. So, last na tayo na agenda. I'm not sure if I can do it both at the same time, yung live streaming and recording, but yeah, we'll try. Ang first thing that you have to set up for the live streaming is the key. Punta tayo dito sa settings. Ito, stream. Ayan. So, what you need to know about streaming? Ayan. So, sa settings, ayan, meron tayong stream tab. You can choose the service, whether that's Facebook Live, ayan, or custom kung may iba ka pang live stream app. Ngayon, ito yung stream key na sinasabi ko. Ayan. Ayan. So, series of characters that you have to get from Facebook Live. So, kailangan mag-open ka muna ng Facebook Live and from there, dun mo kunin yung stream key and then ipipaste mo siya dito. Okay? So, ito yung stream key ko from the previous live stream I've had. So, burahin ko muna siya. Okay? And then, close ko muna to. Okay? Yes. Now, punta tayo ngayon sa Facebook because magla-livestream na tayo dito. Okay? So, right now, we'll be doing our live stream sa page ko na lang kasi ayaw gumana yung live stream dun sa private group. Ito pala. Wala siya sa create post dito po. Okay, live. So, iba sa Facebook group, iba dito sa page. Ayan. So, click yung live. Tapos, Facebook will create another window for you, which is the live producer. Doon yun na po isi-set yung parameters nyo before you go live officially. There. Diba? So, dito, ayan, there are help texts naman. Add a title. So, title natin, test broadcast. And then, add a description. Yan. Say something. Say something. M. Okay. So, now, you can also test
you can also choose where to post. Ayan, yun nga sabi ko, sa timeline, page manage, or post in group. Tapos, there are also pages to cross-post, pero dito wala kang pages to cross-post because my Facebook account that I used here is an admin of only one Facebook page. So, this will work if your Facebook account is an admin of multiple pages. And then you can publish and broadcast that live stream all at the same time doon sa pages na iselect mo. Ayan. So, now I'm going to check this box. Ayan, yung publish as test broadcast because hindi naman required na makita ng buong mundo yung live stream ko ngayon. It's just me and you. Diba? It's just me actually as the admin of the page, pero dahil nga naka-screen record ako, you're able to see it as well. Yan. So, naulit pala siya. So, dahil pinublish ko as test broadcast, so yun pala sana yung una nating i-check. Ano? So, title, before everything else yon, test broadcast muna, kung testing lang yung broadcast nyo. And then, eto, ito na yung mahirap na part, okay? So, you have to learn about these things, about live streaming. So, dun sa mismong setup na natin, from OBS to Facebook Live, paano siya gagawin? So, you can use stream key. So, nakaselect na siya by default. Now, eto, meron tayong server URL and stream key. Hindi ko na ginagalaw tong server URL, ano? Ang ginagalaw ko lang po, stream key. Okay? So, let's copy that stream key. You need this, okay? So, you have to copy that. So, nasa clipboard na siya ngayon. You can also check whether to use a persistent stream key and use a backup stream. I haven't used this, pero dito may guide text siya. Si Ma'am Michelle Medina po, alam ko ay familiar dito sa persistent. Kasi feeling ko nagagamit na rin niya yan sa Zoom, okay? Pero ako, I haven't used this ever, itong dalawa pong ito. So, anyway, balik tayo kasi basic pa lang naman tayo. So, na-copy na natin yung stream key. Yung event logs, ang ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko sa event logs, yung log siya, listahan siya ng events, whether successful yung live stream or nag-fail, ganyan. May oras po siya, may oras, yon, may log siya. So, pag kinlik ko to, I'm not sure if it will show a list of events, event logs already because hindi pa nga tayo nag-live stream. Ayan, no events. So, close natin to. Punta na tayo sa OBS and then punta na tayo sa settings. Kailangan makonnect na natin si OBS tsaka si Facebook Live. So, settings. Ayan, punta tayo sa stream. So, kanina, binura ko yung stream key kasi sa previous pa yon. And if beginner kayo, by default, walang laman to. So, now, we're going to paste the stream key. So, right-click and then paste or control plus V. Okay? I'm a keyboard person eh, kaya ano lang. Control V. So, yon. Show natin. Yan siya. Okay? Apply. And click OK. So, wala pa rin tayong live stream video kasi hindi pa tayo nagsistart. Okay, so wala pa yung live video. So balik po tayo ay sa OBS. Now let's start streaming and let's see what happens. Are you sure you want to start the streaming? Yes na yes. Okay? So start streaming. So ayan. You can see now na stop streaming na yung nakalagay dito. Tapos ayan, may drop frames. I learned from Sir Durusan and kila Sir Kenneth Wilson, yan sa division team ng BRD4, na ang drop frames ay yung kapag parang may bumababa na ano, drop frames parang ano, bumababa yung connection or something, ganyan. Tapos, the more na mataas yung drop frames, the more na naglalag yung video, kaya siya nag-freeze, at eventually, mag-fail yung live stream. Okay? Hindi ako nag-change ng resolution. So, ito yung mataas na resolution. And tingnan natin kung mag-fail yung live stream ko. No? Dito, ang sabi dito, live na siya for 1 minute or so. Tapos, ayan, nagre-record din siya at the same time. So, pwede. To answer that question kanina, na sariling question ko rin, pwede bang mag-live and record ng sabay? Yes po, pwede. Tapos, yung ito, hindi ko alam how this is called, pero
yung green na to, nagiging red siya kapag mag-fail na yung live stream. Magi-yellow siya muna, ayan, and then babagal na mag-freeze na yung ano, mag-freeze na yung video, and then pag totally red na siya, magka-cut na yung video. So yon. Na-discover ko lang din to nung nagbrigada na ako, nung ako na yung nag-live stream yung event natin. So yon. Balik tayo sa Facebook. So ayan, meron na siya dito. That means connected na si OBS siya kasi Facebook. So ayan po, nakikita nyo na hindi na match yung ano, screen capture niya, oh. Medyo late yung ating live stream. One thing that you have to remember as well, hindi porke yun na yung view ng OBS nyo, yun na rin yung view sa live. Please expect for a 10-second delay. Ganon, may 10-second delay. Normal lang po yun, okay? Don't ever think that something is wrong pag may delay, okay? So, yon. Baka may nakalimutan tayo i-set. Now, it's time to start the test. Ayan, mag-live stream na tayo. Test natin kung okay siya. Starting live stream. Tapos may lilitaw dito po sa baba na 3, 2, 1. Magka-count siya. Ayan, connecting live video. So, nagko-connect siya. Ayan, so ito na yung problem. Mataas nga po kasi yung resolution nung live stream ko at hindi ko siya nabago dahil I'm recording. So, ayan. We are seeing na nagfe-fail na yung live stream natin. So, later, babaan ko, cut ko tong ano natin. And then, let's check it out one more time. So, parang hindi pa lumalabas yung 3, 2, 1. Check natin yung test broadcast if it is visible. Wala pa siya ngayon dun sa page ko. Ayan. So, ang sabi dito, live na ng 53. So, punta tayo sa Teacher Hazetee. Tingnan natin kung totoo. So, ayan. Bumabagal pa rin siya. So, I think it's time na to lower yung settings natin. Ayan. So, ito. Chine ko ulit sa page ko. Andun na siya. Sa recent posts, may testing. So, tingnan ko siya ngayon. Preview unavailable. Siguro nga kasi naka-test live lang ako. Yan. Oh, so ito na siya. Oh, Teacher Hazetee is live now. Only admins. Ayan. So, nakalagay. Only admins and editors of Teacher Hazetee can see this. Oh, so hindi ko siya makita sa phone, okay? So maybe you can open another device or another computer para ma-check nyo kung naka-live siya. Or if kaya pa ng browser na mag-open ng new tab, pwede nyo siyang i-check. So ito na siya. So I'm live now, pero hindi ko siya mapindot. Yan. Hindi ko siya mapindot right now. Ngayon, I'm going to stop the stream. Ayan. So ito, we're having trouble playing this video. Yeah, so, ang sabi dito, live na ng this. Oh, so hindi ko siya makita sa phone. Okay? So, maybe you can open another device or another computer para ma-check nyo kung naka-video. So, ang sabi dito, live na ng this. Oh, so hindi ko siya makita sa phone. Okay? So, maybe you can... Ayun. So, I was live. Pero, ayan, OBS Studio disconnected, reconnecting. Ito yung error messages at lilitaw yan sa event logs natin. Let's create another live video. Balik tayo sa OBS ngayon and I'm going to stop streaming. Ayan, just to show you, I changed the base aspect ratio. So, I'm going to show it to you. Sa video, ayan, yung base canvas resolution, ayan, 1280 to 720 from 1920 kanina times 1080. Tapos dito sa output from 1920 by 1080, pinalitan ko siya 960 by 540 para mababang mababa lang siya. Okay? Pero hindi ito yung pinakamababa, may 300 something pa. Okay? Pero baka malabo na siya. So I'm not gonna risk that. So okay. Ngayon, ito yung itsura niya. Diba? You can see na
parang nawala sa align yung mga elements. That's because lumiit yung screen natin. So ngayon, madali naman pong isolve yan. Right click nyo lang and then transform fit to screen. Okay? Tapos yung isa natin, yung default webcam natin, adjust na lang natin siya manually. Yun. Tapos yung kanina, yung default natin, ganun din. Transform fit to screen. Yung SJ cam natin, hindi ko na siya makita, but taas natin siya. Nawala na. So, hindi ko na siya mahanap dun sa screen kasi baka nasa dulong-dulo siya sa baba. So, remove ko na siya. Hindi ko alam yung work around dito, but I'm just going to remove that and then add another. Add ko siya uli. Video capture, ayan. Existing na naman siya dito. Add existing, ayan. SG cam. Siya. So, napunta na kasi siya sa pinakailalim. So, ayan. You can see na ito pa rin yung settings ko kanina. Hindi siya crop. So, default siya. So, ika-crop ko ngayon itong bintana. Tsaka yung pader na white. Ayan. Hindi kasi mataas yung ano ko, yung green screen. Kasi nga, nakasandal lang po siya sa bintana. So, yan. Adjust, adjust. Then, balik tayo doon. And there. So, yon. After that, so, nawala rin to sa align. Balik ka dyan. Yan. Okay? So, yon. Naka-adjust na tayo, hoping na magiging successful ang live stream. So, let's start another live stream by going to the live producer. So, post live tayo. Balik tayo. Dito na lang tayo sa kabila para mabilis. Okay? So, ito yung live stream ko kanina. Hindi nyo pala po kita tong yung kanina sinasabi ko, yung error messages dito sa baba. Sa lower right kasi nakaharang ako. Okay, pero normally may error messages. Diyan nyo po siya makikita. And diyan nyo rin sa screen sa right ma-check kung connected pa yung live video nyo from OBS to Facebook Live. Okay siya actually. Akala ko lang nag-error pero totoong nag-error siya dito at 3 minutes. Okay, naka-live stream. So yon. Let's try another, isa pang live stream using na yung mababang resolution and let's see if it can last for more than 3 minutes kasi yun yung baseline natin, ano? Yun na yung point of comparison natin. So, use stream key. Yan, nasa na yung stream key. Copy. Balik tayo sa OBS. Settings. Stream. Yan. Delete and then paste. Apply. Okay. Start streaming. Are you sure? Yes, I'm so sure. Exit na natin yan. Waiting for live video. Ayan. Connecting na agad siya. Ganun kabilis. And that's me. So now, walang title. Test 2. Testing 2. Okay na yan. Huwag na muna tayo masyado mag-tweak ng kung ano-ano. Publish test broadcast. Ay! Yun na nakalimutan ko. Unang-una, publish test broadcast. Kasi if not, your fans will see yung live stream. Test 2. Testing 2. So, dahil nag-change nga tayo, nag-test broadcast tayo, balik tayo sa stream key. So, may panibagong stream key na ma-generate yan. So, copy, stop streaming. So, ganun lang po siya. Trial and error lang. Don't be afraid to make mistakes kasi hindi kayo matututo. Just like me. Nawala. Stream to. Yan. Delete. Yan. Dinidelete ko muna. That's a technique para hindi ako makonfuse kung na-paste ko na ba or what. Yan. Start streaming. Yan. Bilis niya mag-connect ko. Unlike kanina.
Sana kasi yung publish as test broadcast sa taas nila nilalagay. 'Di ba, Mark Zuckerberg? Para hindi mag-uulit ng caption and ng title. So ayan, starting live stream. Tingnan natin kung mag-o-open na siya. Ay, kung mag-o-open, kung mag-start na siya. Ayan, we're live now. Check natin sa page ko. So it says here, ayan, 16 seconds. Wala pa rin siya dito. May delay nga kasi yan. Ayan. So, dito nakalagay testing 2, 12:58 PM. O, tama. Okay. 12:58 tayo. And feeling ko okay na rin naman kasi okay pa ako, gumagalaw pa ako. So, let's just wait for 3 minutes kung tuloy-tuloy yung magiging live. Hindi ko lang siya ma-view ngayon. We'll check that later. So, ito. Nandito na siya sa testing 2. I'm going to open my Facebook app. Kasi Facebook business manager yung kanina. Pages manager yun. So, Teacher Hazetee. Tingnan natin kung naka-live. Ayan, live ako. Using the Facebook app. So, ayan siya. Teacher Hazetee. So, check ko ngayon. Kasi Facebook business manager yung kanina. Pages manager yun. So, Teacher Hazetee. Tingnan natin kung naka-live. Ayan, live ako. Using the Facebook app. And then, you can see now here na may one watching. Ako rin yun. Ayan. So, live siya. So, ayan siya. Teacher Hazetee. So, check ko ngayon. Diba? We're successful sa pagla-live. Ayan, live ako. Using the Facebook. And then, you can see now here na may one watching. Ako rin yun. So, live siya. So, ayan siya. Teacher Hazetee. So, check ko ngayon. So, nag-e-echo na siya kasi nga may audio na galing dito, di ba? From the same source lang naman. So, yun. So, yun. That's it for our tutorial for today. Ayan. So, you can also have an option to share that to groups. Ayan. And now, we're going to end the live stream. Saya-saya. Pwede nyo i-end sa OBS, pwede nyo rin i-end sa Facebook. Pero mas okay siguro na sa Facebook nyo na siya i-end. Ayan. End test broadcast. End. Ayan. Ayun. So, disconnected na ulit siya. Ayan. So, disconnected siya kasi nag-end na tayo. Diba? Unlike kanina na nag-disconnect siya kasi ang bagal ng internet. So, yan. Yay! So, we can now stop streaming. Ayan. Stop the stream. Yes. And ayan. Thank you so much, Tagumpay National High School, for inviting me to give you a talk on the basics of OBS. So ayan, I hope that you learned something. If you have questions, I would be very happy to entertain them. You can just send them over to Ma'am Michelle for me to answer, or if it would be more convenient to you, you can comment down your questions during the live premiere of this video. I will be happy to answer them all. And with that, thank you so much po. I will also be uploading this video on my channel. Please follow me on my YouTube channel. That's Hazel Angelyn Tesoro. On my Facebook page, Teacher Hazetee. And on my IG where I post study vlogs. Ayan, Teacher Hazetee. So ayan po again, I'm Hazel Angelyn Tesoro from Baras Senior High School. Now signing off. Ayan. Thank you so much, Tagumpay National High School, Ma'am Michelle Medina, and to your school head, Ma'am Susana Sacatrapos. Thank you po.